Pumalag ang China sa nilulutong bagong arbitration case ng Pilipinas dahil sa pagkasira ng coral sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Hirit nila, imbis na magdrama at mamulitika, bakit hindi na lang daw alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na banta rin sa Ayungin Shoal? Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Huwag masyadong madrama. Yan ang diretsahang buwelta ng China sa nilulutong reklamo ng Pilipinas kaugnay sa pagkasira ng corals o mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, walang sapat na basihan ang mga akusasyon ng Pilipinas. Kaya tantanan na raw dapat ng Pilipinas ang puro drama para lang mamulitika. Hulyo at Agosto lang nadiskubre sa magkahiwalay na underwater survey ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard ang basag-basag na mga coral na pinagkumpulan ng Chinese militia vessels sa Escoda at Rizal Reef. Kaya ang gobyerno ng Pilipinas desididong maghain ng ikalawang arbitration case sa Permanent Court of Arbitration. Ayon sa Department of Foreign Affairs, handa silang makipagtulungan sa Office of the Solicitor General na lakarin ang kaso laban sa China. Bagay na tinabla ng Beijing, sabay hamon sa Pilipinas, naalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang giit nila, dapat alisin ang nakasadsad na barko sa dagat kung totoong may malasakit ang Pilipinas sa kalikasan. Kinakalawang at patuloy raw kasing naglalabas ng maruming tubig ang barko na makakasama sa dagat. Sa pagdiriwang naman ng 74th na founding anniversary ng People's Republic of China na inorganisa ng Chinese Embassy kagabi, iginiit ni Ambassador Wang Silian na hindi dapat sumentro sa isyu ng South China Sea ang relasyon ng China at Pilipinas. Kaya hindi na rin siya nagpaunlak ng panayam tungkol sa isyu ng mga nasirang corals. Our relations should not be defined by the South China Sea issue. The disputes of which must be properly managed through friendly and peaceful consultations. Hindi dumalo sa event si Pangulong Marcos, pero present dito ang ilang opisyal ng gobyerno. Nagpadala rin ng kanyang mensahe si Vice President Sara Duterte at binati ang China sa kanilang kontribusyon sa iba't ibang industriya. As we undertake efforts to further strengthen our relations, may we continue to pursue avenues and opportunities that will result in mutually beneficial outcomes for our peoples. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.